Mahigit sa 2 milyong piso ang naitalang danyo sa sunog na sumiklab sa isla ng Boracay kung saan 17 kabahayan ang tinupok ng apoy. Si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Naaabo ang 14 na kabahayan habang partially damaged naman ang 3 iba pa sa nangyaring sunog Miyerkules ng tanghali sa barangay Manok-Banok sa isla ng Boracay, Aklan. Sa video na ito na in-upload online, makikita ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na lugar sa isla. Tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang naapula ang apoy at idiniklarang fire out. Ayon sa Boracay BFP, nagsimula ang sunog sa bahay ni Donnelly de la Cruz at mabilis na kumalat sa mga katabing bahay. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na electrical short circuit ang dahilan ng sunog. Nadalhin niya sa main line ng poste, nakahang ang kuryente sa puno ng mahogani. So sa baskog hangin, so na open ang insulator, naputol ang main line kagandagdag sa bubungan ng KR. 2 residente ang nagtamo ng first degree burn matapos mapaso habang nag-i-evacuate sa lugar. Tinatayang umabot sa 2 million pesos ang iniwang danyos ng sunog. Dati yun sir, kay dikit-dikit ang mga pamalay. Sir, light materials sir. Mix siya, may concrete kag may light. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Boracay BFP sa nangyaring sunog. Ako si John Sala para sa GMA Regional TV.